Magandang araw! Sa bahaging ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa bibliography o tinatawag din na talasanggunian. Nabahagi pa rin ang ating paksa tungkol sa pananaliksik. Ang talasanggunian ay ang maayos na talaan ng lahat ng mga sanggunian ginagamit sa pag-aaral na isinagawa. Katulad ng aklat, magazine, mga koleksyon ng kaugnay na pag-aaral, internet at iba pang maaaring sanggunian. Ang mga sumusunod ay mga bagay na dapat nating tandaan sa paggawa ng talasanggunian. Una, maaari itong isaayos ng paalpabeto batay sa pangalan ng may akda ng aklat. Pangalawa, pagpapangkat-pangkatin ang mga uri ng sanggunian kung ito ba ay aklat o mula sa pahayagan, magazine, ulat o sa internet. At pangatlo, inilalagay ang pangalan ng may akda, pamagat ng aklat, tagapaglimbag at taon ng pagkalimbag. May dalawang uri sa pagsulat ng bibliography. Una ay ang paragraph indent, ang unang linya ang nakapasok o naka-indent. Pangalawa ay hanging indent, ang ikalawang linya ng sanggunian o bibliografiyang nakapasok ng tatlo o limang espasyo. Ang mga sumusunod ay ilan pang mga halimbawa ng bibliography. Isang author, higit sa tatlong author, artikulo sa pahayagan, artikulo sa magazine, artikulo mula sa internet. Binabanggit ang pangalan ng sumulat, petsa ng pagkakalathala, pamagat ng artikulo, bilang ng volume at issue, pahina, website at petsa ng pag-access nito. Mayroon din tayong tinatawag na mga pahinang preliminary o front matters. Ang sumusunod na papel o pahina ay makikita bago magsimula ang pinakakatawan ng pananaliksik. Una ay ang flyleaf 1, pinakaunang papel sa pananaliksik. Walang nakasulat na kahit na ano sa pahinang ito. Ikalawa, pamagating pahina, ito ang pahina na nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papel. Ikatlo ay ang dahon ng pagpapatibay. Ito ang pahinang kinukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro. Pang-apat ay ang pasasalamat o pagkilala. Nilalaman ng pahinang ito ang pagpapasalamat ng mananaliksik sa individual, institusyon, pangkat na maaaring nakatulong sa pagsulat ng pananaliksik. Panlima ay ang paghahandog. Makikita rito ang pinaghahandugan ng mananaliksik ng kanyang pag-aaral. Mga piling taong nagbigay ng inspirasyon upang maisakatuparan ang gawain. Pang-anim ay ang talaan ng nilalaman. Dito nakaayos ng pabalangkas ang nilalaman ng pananaliksik at kung saang pahina matatagpuan ang bawat bahagi. Pampito ay ang talaan ng talahanayan at graph. Dito nakatala ang bawat talahanayan at graph na ginamit sa pananaliksik. Pangwalo ay ang flyleaf 2. Ito ay isang blankong papel bago ang katawan ng papel ng pananaliksik. Ang pagbibigay respeto sa mga manunulat na pinagkuhaan ng sanggunian ay dapat huwag kakalimutan. Maging ang iba pang nilalaman ng isang pananaliksik ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Sapagkat, laging tandaan ang kahalagahan ng pananaliksik ay hindi lamang sa isang individual kundi sa buong lipunan. Hanggang sa muli, ito si Binibining Mary Ann para sa ClickGen.